Good morning everyone. Nagbabalik ang inyong Dada Moves. Today is Sunday. Happy weekend nga pala sa inyong lahat. Habang ang iba ay nagpapahinga o nasa bakasyon dahil long weekend, tayo naman ay maghahanap buhay muna, no? Para sa mga maraming pangarap sa buhay o malaki ang pangangailangan dahil maraming bayarin. Katapusan na naman. Parating na naman si Bubi. Yahi lang tayo mga paps. Para sa pangarap, saludo ko sa mga delivery drivers natin na nagtatrabaho kahit Linggo. Ingat lang tayo mga paps. Sana maraming bookings ngayon at sana wala tayong makuhang wrong ping location at lalong-lalo na mga fake bookings. So ayun, time check 6:04 AM. Nandito tayo ngayon sa Fairview, Mindanao Avenue. Mag-aabang tayo ng booking. Wala kasi masyado sa North Caloocan, lalo na pag ganito kaaga. Nung first time ko pa lang sa Lalamu, sinubukan ko mag-abang ng maagang-maaga para iwas traffic sana, kaso wala talagang pumapasok. Sinubukan ko sa ibang lugar naman. So, ang ending, hanggang ngayon wala pa rin. Baka tulog pa yung mga clients natin. Sana hindi tayo matraffic ngayon. Mamaya ulit guys, update ko kayo kapag kami nakuha na kaming first booking. So, yun mga kadada moves. Nakakuha tayo ng first booking. Isang oras din kami nag-antay bago may pumasok. So yun, habang bumabiyahe tayo, pag-usapan natin kung ano yung mga dapat nyong malaman bago kayo pumasok sa Lalamove. So ano nga ba yung mga naging struggles ko nung baguhan lang ako dito sa Lalamove? Based lang to sa experience ko, para sa akin, struggle siya. So, number one is yung long traffic. Napansin ko na, kasi dati nung first 2 days or 3 days ko nung pinag-aaralan ko pa lang yung Lalamu or yun, basta baguhan pa lang ako, sabi ko try ko kayang bumiyahe ng ganitong oras. Halimbawa, umalis ako ng 7 AM, nag-aantay ako sa bahay dun sa may North Caloocan kasi baka sakaling may pumasok, sayang naman, diba? So 6 AM pa lang yan, nag-aabang na ako sa bahay para, diba, doon na lang din ako, hindi yung pupunta pa ako kung saan-saan. Sinecheck ko kung malakas ba yung booking doon sa lugar namin. Eh, 7 AM na, wala pa rin. So, naisipan ko nang umalis, lumipat ng lugar, kaysa nag-aantay ako doon sa wala. So, ang nangyari, naabutan na ako ng rush hour. Sabi ko, okay lang, bago pa lang naman ako. Tinitest ko pa lang kung ano ba, saan ba maganda, ganyan. Ginawa ko ngayon, para hindi na ako maabutan ng rush hour, 5 AM pa lang maalis na ako ng bahay para walang traffic, para makapunta ako sa lugar kung saan mayroong in demand yung booking, tulad ng sa Baliches, Quezon City, doon. At least pag nandun na ako, bago magkaroon ng traffic, nandun na ako, hindi yung kung kailan rush hour saka ako aalis ng bahay. So malaking bagay din yun. Tapos kaya minsan ginagabi na kami ng uwi, nakakakuha kami ng booking dun sa may Manila pa uwi. Yun, napaka-traffic talaga. So ito nga pala yung i-deliver namin ngayon, yung first booking namin. Pakita mo ba yun? Yan. Ash siya nung alagang aso ni client for 11 years. Ito pa isa, dalawa. Ang next nating pag-usapan is yung second struggle na na-encounter ko nung bago pa lang din ako sa Lalamove noon. Number 2 is yung scam or yung fake booking. So, ito, na-experience ko siya nung first day ko sa Lalamove, since wala akong idea kung scam ba yun or fake booking. Eh ako, baguhan lang, patay gutom sa booking. Hindi ko kakalain na meron din palang scam sa Lalamove. So, napindot ko siya. Kasi, paunahan kasi yan guys eh. Dapat mabilis kasi yung kamay mo. So ako naman, nung may pumasok ng booking, pindot agad, slide agad. Walang tuwa pa ako noon guys, kasi nakakuha ko ng booking, ang nakalagay sa description. Noona, ang nakapin location, dalawa lang. Yung pick up location at saka yung drop off location. Ngayon, hindi na kuha ko yung order, saka ako nabasa yung description na mag-aabono pala ng 4,794 pesos sa cake. Doon yan sa may sa uyo ko siya nakuha.
to, papakita ko. Tapos nung nakita ko yung description nga na may babayarang 4,794, hindi pa ako naginhinala na scam pala yun. Tapos may nakalagay tip 500 pesos. Hindi, tinawagan ko ngayon si client, sabi ko, boss, kulang yung pera ko, sabi ko. 4,000 lang po yung cash ko dito. Eh, ngayon, sabi niya sa akin, ganito na lang gawin mo. Pumunta ka ng 7-Eleven, may bibigay ako sa yung reference number, dun mo bayaran, sabi niya ganun. Dadagdagan ko yung pin location na, mayroong malapit na ano dyan, diba? Sabi niya ganun. May malapit na 7-Eleven dyan, diba? So yun, dadagdagan ko yung pin location, pumunta ka ng 7-Eleven, ibigay mo sa counter yung reference number, tapos dun mo bayaran yung 4,000, tapos yung natitirang 794 sa GCash na lang. Ganun, edi ano, punta naman ako agad sa 7-Eleven, siyempre eh. Sabi ko, ayos to kasi may tip na 500. Ngayon, nung nandun ako sa 7-Eleven, tinatawag ako si client, hindi sumasagot. Siguro mga after 2 calls, sa kanya sinagot. Sabi niya, wait mo, may i-send ako sa yung reference number, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Tapos buti na lang, na-realize ko, parang may mali. Bakit ako magbabayad ng 4,000 sa 7-Eleven, tapos yung another 794 sa store na lang daw, through GCash. Parang na-realize ko na, ano yun, parang, ano, kinugan yung cake. Saka nagtaka ako kasi, yung cake, 4,794. Eh, ano siya eh, cake to go. Meron bang 4,794 na cake? Naisip ko yun na, ay, scam to. Ngayon, nung na-realize ko na scam pala, sabi ko, boss, pwede pong pa-cancel. Ako, hindi ko na lang itutuloy. Nakakahiya pa rin kasi paano pala kung legit pala, no? Nakakahiya na ipapakancel ko. Ayaw na i-cancel. So, ang ginawa ko, chat ako sa Lalamove support. Sabi ko, ipakancel ko ng booking kasi kulang yung pera ko, ganito, ganyan. So, yun, luckily, nakancel siya ni Lalamove. Yung sumunod na araw na nagpasada ako, bumiyahe ako, napadaan kami dito sa may Malabon. Meron kami delivery dito sa may Malabon. Tapos, siyempre, di ba, yung booking, pasok lang ng pasok yun dito sa Lalamove app. May pumasok around Malabon. Same na same kung ano yung booking na natanggap ko doon sa Sauyo. As in, nakalaki talaga pati yung may abono ng 4,794 birthday cake, tip 500. Nakita ko lang naman. Pero hindi ko na in-accept kasi alam ko nga scam siya. Kasi, yun, parang feeling ko isang client lang yun na yung scammer, fake booking. So yun, walang kumukuha ng booking na yun. Aside from that, may mga kasama pa siya kamo na another 2 clients. So, bari 3 sila sabay-sabay. Puro tipo 4,000 yung abunuhang pera. So, mag-ingat-ingat kayo sa mga ganyang booking. Make sure nyo na legit siya. Saka kung may mga babayaran kayo sa mga tulad niya sa 7-Eleven stores, mga barcode, mga reference number, huwag na huwag kayo maniniwala. So, yun. Much better siguro kung kayo, tignan nyo na lang din. Huwag nyo lang kayo tatanggap ng mga may abono na sobrang laki. Pero meron din namang mga legit na client na may abonohan talaga. Check nyo lang mabuti. So yun, time check 8:06 AM. Dito na kami sa Navotas. Malapit na kami sa drop off location nung make up namin sa convention na yun. So yun lang, babalik ulit ako guys para i-discuss yung third struggle ko dito sa aking Lalamove journey. Nakakuha na tayo ng second booking dito sa may Navotas. So pipick upin namin yung cake dito sa may Tondo. Ang drop off location is around Tondo din. So ayun, i-discuss naman natin yung third struggle na na-experience ko dito sa Lalamove. So number 3, wrong pin location. So ang daming instances itong wrong pin location dito sa Lalamove. And for sure, kahit din naman sa ibang delivery services nangyayari yan. So minsan naiintindihan ko rin naman si client kasi naging customer din naman ako ng Lalamove. May mga time talaga na hindi na re-read ni map yung current location mo or yung exact location nung pick up or drop off nung customer. So mas maganda niya nang ginagawa ko, tinatawagan ko muna si client kung ano talaga yung exact location, tapos
gumagamit na lang ako ng alternate map or ibang map. Hindi ko sinusunod yung nasa app kasi minsan yung wrong pin location, delikado yan dahil minsan 3 kilometers away pala yung naka-pin location sa Lalamove app doon sa mismong location ni pick up or ni drop off. So doon pa lang lugi na tayo, di ba? So yun, ingat-ingat kayo guys dito sa wrong pin location na to. Mas maigi tawagan niyo si client doon sa exact address mismo. Saka kung saan mayroong malapit na landmark, ganun, para mas madali nyo siyang mahanap. So, ganun yung ginagawa ko ngayon. And then, thanks God, nabawasan naman yung ganung instances na kung kailan nandun na ako sa nakapinan location, saka ako sila tatawagan, yung pala, 3 to 5 kilometers away pala sila doon sa nakapinan location. So, ayun lang. Mamaya ulit, babalik ako. Hindi na kabahan ko kasi may mga ano. Oo. Baka makasunod yung gulo mo. So, yun. Dito, safety dito. Sa gitna. Dito, safety ko yun. So, ayun, na-pick up na namin yung cake, mga kadada moves. Dahan-dahan lang tayo sa pagpapatakbo. Mahirap na masira yung cake. Magbabayad pa tayo. Saka magagalit pa sa atin yung client. So, ayun, habang papunta tayo sa drop-off location, oh, malapit lang naman, dito lang din sa barangay ng Condo Manila. Pang-apat na struggle is yung pasabay si customer. Ito guys, bawal to. Nasa guidelines ni Lalamove na bawal tayong magsakay ng tao or any other living things sa sasakyan. So, in short, bawal sumabay si customer or kung may isasabay man siyang living things. Marami na akong na-encounter na gustong sumabay. Diba nga, kapag nakuha natin yung booking, tatanungin natin sila ano pong ikakarga. Sabihin, mga gamit lang po. Boxes lang. Tapos, pagdating mo na sa pick-up location, bigla nilang sasabihin, pwede po pasabay? Bawal talaga yun. Ako naman, naawa ako kasi gabing-gabi na yan, nag-uwi sa 12. Gustong sumabay ng client. Naawa naman ako kasi baka gustong-gusto na nilang makauwi. Tapos mayroon pang isang client na may kasama siyang dalawang bata. So, sinabay ko na lang din. Pero, yun nga, bawal po talaga kami magsakay ng tao. Kaya sa mga client ko po na ma-encounter sa mga susunod na booking, pasensya na po, hindi na po talaga ako magsasakay ng tao. Ayun, kahit pa sabihin yung mag-a-add kayo or may tip, pasensya na po talaga, sumusunod lang po sa guidelines ni Lalamove. Kasi ang kinakatakot ko, kaya nga hindi ako nag-grab. Ang kinakatakot ko, what if yung maisasakay ko is, kumbaga, may hidden agenda, ganun. So, simula ngayon, hindi na talaga ako magsasakay ng tao kasi syempre yung safety ko din sa kanitong Lalamove partner ko, si Lalaboy. Hindi na kami magsasakay, mahirap na. At ang gusto ko lang naman eh, makapaghatid kami ng magandang serbisyo sa mga client natin. Pero in a way na hindi sana sila kasama, ganun. Kasi we are only dedicated to deliver your items. Ayun, hindi po kami grab car. So napansin ko kaya sila nagbubuk ng Lalamove. Chinyek ko kung magkano yung sa grab car saka sa Lalamove. Sobrang baba pala talaga ng rate ni Lalamove. Kaya siguro sa Lalamove sila nagbubuk. Ayun. So yun lang guys, mamaya ulit i-discuss ko yung isa pang struggle na na-encounter namin sa biyahe. Na-drop off na namin yung cake. Awa ng Diyos, hindi naman nasira. Shout out nga pala kay Ma'am Rose ng Barangay 222 Tondo, Manila. Salamat ma'am sa malaking tip. Meron na namang tip si Lalaboy Joey. Sana all. Ayun, salamat ma'am sa tip. Malaking bagay po yan sa amin. Ayun lang. Papunta kami ngayon sa Manila. Ulit, dito lang din sa Merecto. May pipick upin kaming balloons. Sabang papunta tayo sa pick up location.
Didiscuss ko naman yung pang 5 struggle, which is yung overloading. 300kg MPV ang binubok ni client. Tapos yung package or items nila is halata namang sobra-sobra sa 300kg. So, hindi ko alam kung may kasalanan ba ako dito. Pero ang ginagawa ko talaga is tinatawagan ko sila kung ano yung ipapadala nila. Ganyan. Before naman ako pumunta ng pickup location, tinatawagan ko sila ano kung ikakarga. Ganito, ganyan. Carton lang. So, sabi nila, boxes lang po yun. Tapos sabi nila, ano lang, damit lang, t-shirt lang. Pag nandun na kami sa pickup location, grabe. Hindi lang siya marami, mabibigat pa. Kahit yung mga warehouse na pinupuntahan namin, nag-aalangan eh. Kasi pag pupunta na kami dun sa warehouse, sabi na, naku, kasa ba niyan? Ganito, ganyan. So, may times talaga na nangyayari. Since nandun na kami, pinipilit na lang namin pagkasyahin. Pero deep inside, naawa kami sa sasakyan. Kasi, yung... Ramdam mo yung bigat niya eh. Yung parang lubog na yung sasakyan sa sobrang bigat. So, ayun, sana po sa mga customers nila, alam mo, i-book nyo naman po yung kung ano yung talaga yung bigat nung papadeliver nyo. Hindi yung gusto nyo lang makatipid or what. Kasi kawawa naman po yung mga delivery drivers. Ayun. Ayun lang po. FYI lang. So, pwede namang ano yun, actually, pagka nandun ka na sa pickup location. Pag nandun ka na sa pickup location, pwede mo namang i-cancel yung order. Kasi, ano, right mo yun eh. Pero ako, kinukuha ko na lang din kasi sayang din eh. Layo ng binyahe namin papuntang pickup location. Malimbawa, 3 to 5 kilometers din yung tinakbo ng sasakyan. So, sayang din. Yun lang naman. Siguro sa mga booking nyo na darating, itanungin nyo kung ilang kilo, ganun. Para sigurado. Na-pick up na namin yung item sa aming third booking. Papunta kami ngayon sa South Caloocan. So ito, isa rin pala to sa nakakatakot na isakay. Kasi anytime, pwedeng pumutok yung isang lobo. Pakita mo, boy. Saan nyo ba sa likod? Parang nakakatakot kasi pag nag-untugan, possible na pumutok yung isa dyan, sira na. Ano siya eh, balloon siya na naka-set up na for 70 years old. Happy birthday po, shout out. Time check, 9:42 a.m. Ang next ko naman na i-discuss is yung pang-anim na na-encounter ko. Yung client is not booking for assistant or helper. So dito, meron kasing additional services si Lala Mo para sa mga client na kailangan ng taga-buhat nung ipapadeliver nila. Actually, may mga clients talagang hindi nagbubook ng additional service ni Lala Move na assistant. Paano kung ano, diba? Tulad yan, may na-encounter kami 16 boxes, meron pa nga 52 boxes pero maliliit lang naman. Hindi siya nagbook ng assistant or driver carries 50kg, pero pinagbuhat niya itong kasama ko. Ang ending, hindi man lang binigyan yung kasama ko ng kahit man lang tip, di ba? Ayaw kasi nila ng, siguro ayaw nila mapamahal yung delivery nila. Kasi mahal ang, siguro namamahalan sila sa additional service ni Lalamog. Pero kung isipin nyo naman po, na ang trabaho lang ng mga Lalamog drivers is to pick up and drop off. Pero yung may mga kailangan pa pong buhatin is, may additional charges na po yun, lalo na yung mga mabibigat, tapos maraming boxes. Ayun, so, sana sa mga, ano, client natin dyan, give some consideration naman po sa ating mga assistant na tinutulungan po kayo magbuhat ng mga deliveries nyo. Kawawa naman po sila, naghahanap buhay lang. Number 7, cover your car seats ng any plastic or insulator. Yung sa amin, insulator. Kasi one time, nag-deliver kami ng mga frozen meats, frozen goods. So, ang hirap noon, one time may naisakay kami, ang lalaking styro. So, nangyari, may ano na kami noon, may insulator na kami. Kaso, yung insulator, hindi niya naman
totally na-absorb yung tubig ng frozen foods. So, dumulas lang siya dun sa insulator. Ang nangyari, yung mga tubig napunta dun sa may ano, upuan. May nangyari, ang baho tuloy ng sasakyan. Ang tagal matuyo ng upuan, malansa, mabaho. Salam nyo na yung amoy na yon. So, ang ginawa namin, bukod sa insulator, tinakpan din namin yung upuan ng plastic. Gumamit kami ng garbage bag para takpan yung upuan, para just in case may maisakay ulit kaming mga frozen goods. Naka-ready na yung upuan sa ganun. So, next, scheduled pickup. Ito, marami na akong na-encounter na ito. Number 8, scheduled pickup. So, since baguhan pa lang ako sa Lala Move, masyado akong patay gutom sa booking. Click lang ako ng click without checking the time. O, tinawag ako pa nga si customer. Sabi ko, hello po, Lala Move. Ano po bang pipick-upin? Tapos sabi niya, click lang naman. Sabi ganon, may instruction na ako kung paano kukunin, ganito, ganyan. So, nasa Guadalupe kami noon. Ang pick-up location is sa Makati. Ngayon, ano yun? 12 a.m. or 1 a.m. ata. Mag-1 a.m. na. Sabi ko, sige po, thank you po. Hindi ko na-inform si client nung tinawagan ko. Napapunta na ako. So, ang nangyari, pumunta na ako agad doon kasi gusto ko na makauwi. Hindi ako nagbabasa ng message ni client kasi nga, busy ako mag-drive. Hindi ako nagpipipindot or nagbabasa ng text messages while driving. Ngayon, nakarating na kami sa isang hotel sa Makati. Pinausap ko na yung guard. Sabi ko, boss, may pipikapin lang pong cake. 1 a.m. yon guys. May pipikapin lang pong cake. Tapos nagtaka yung guard. Sabi, ha, anong cake yan? Sabi nga nun. E di pinakita ko yung booking sa Lala Move app. Tapos nakita ko, meron palang parang notification doon na nag-message pala si client. Sabi ni client, sabi ni client, bossing, bukas pa po ito ha, ng 9:45 a.m. Kamutulo na lang ako. So, hindi pala siya immediate booking. So, scheduled booking pala siya, hindi ko napansin. Masas pa kami ng gas papunta doon sa pick-up location ng ending. Wala kaming napala. Tapos pinacancel ko na lang, nag-sorry ako. Sabi ko, hindi ko po napansin na scheduled booking pala. So, umuwi kaming Luwaan. Sabi ko, okay lang, baguhan pa naman. Hindi ko pa alam yung kalakaran ng Lala mo. Isang alam ko lang noon, click, slide lang. So, yon, lesson learned. Ngayon, tinitingnan ko na maigi yung mga bookings. Minsan, pinifilter ko na lang na ang gusto ko lang ma-receive yung mga immediate bookings. So, yun guys. Ang next naman na struggle ng Lala Move driver is number 9, parking. Isa sa mga malaking problem naming mga 4-wheels delivery is yung parking. Mahirap yung parking dito banda sa may Manila, Binondo, yan. Mga masisikip na lugar. Kaya ang ginagawa ko, lalo pa minsan may mga customer na ang tagal pang lumabas ng ano, bahay nila, ang tagal pang ibigay yung item. So, ang ginagawa ko, pag alam kong mahirap yung parking sa part na yun, 1 kilometer pa lang yung layo ko sa pin location, tinatawagan ko na sila. Sabi ko, dito na po ako para lumabas na sila. Kasi mahirap na guys, mahuli tayo. Mas malaking violation yung kikitain mo, magkano lang. So, sana may mga customers din na naiisip yung mga ganong bagay, na kapag alam mo masikip yung lugar nyo, pakiready na po yung mga items na i-deliver para hindi kami naka-standby ng matagal dun, dahil alam nyo naman po na malaki yung chance na mahuli kami at magka-violation pa kami. So, nakakatakot. So, kayo lang pong makakatulong sa amin. Sana pagka nagpapa-schedule po kayo ng booking, make sure po na naka-ready po kayo pagparating na si Lala Move driver. So, yun. Next natin is, wait lang, itatawid. So, yun.
Next natin, one-way roads. One-way roads, maraming ganito din sa Manila, kahit sa ibang part din naman, sa Quezon City, marami din yan. Nakakatakot din kasi si map minsan hindi niya nare-read na yung road pala na yon pang one way lang. Wala pang sign minsan na one way lang siya. So minsan magugulat na lang kami pag nakapasok na kami dun sa highway na yon isitahin na kami ng mga tao. O sila pagalit eh. Malay ba namin din naman kami taga doon, di ba? Sinusunod lang namin kung ano yung nasa map. So yun guys, dito na kami sa drop off. Ibababa lang namin tong balloons. Much later. So yan mga kadada moves, time check 11:27 AM. Nakakuha kami ng pang-apat na booking sa may Binondo. Ang drop off dito lang sa may Tondo. So ayan yung pang 11 struggle na sinasabi ko is yung gate pass. So pag mag-deliver kayo, expect nyo na may mga executive or exclusive subdivision na nanghihingi talaga ng ID nating mga lalamove delivery drivers. So dapat laging naka-ready yung mga ID nyo. Meron din iba hindi nanghihingi ng ID pero nagbibigay sila ng entrance ticket. Minsan 10 pesos, 20 pesos ganyan kahit na delivery services yung ginagawa mo. Nanghihingi pa rin sila. Make sure na itago nyo yung mga ticket na yun kasi hindi tayo babayaran ni client doon sa inabonohan nating ticket kapag wala yon. So dapat lagi yung tinatago yung mga ticket galing doon sa gate ng subdivision para ma-reimburse nyo yung inabonohan nyo. Yon. Yung last struggle na na-encounter ko is yung long distance booking sa Lalamove app. Di ba may pumapasok lang na booking? Minsan, yon kakamadali ko mag-ano, pindot-pindot kasi paunahan nga yan. Pabilisan ng kamay. Hindi ko napansin na yung distance pala nung pick-up location is malayo sa akin. Halimbawa, 13 kilometers. Ewan ko bakit pumapasok pa rin sa akin yung ganung booking. Gabi yun eh. Hindi ko napansin. 13 kilometers away pala sa akin yung pick-up location. So, naisip ko, talo ko kasi 13 kilometers pa yung tatakbuhin ko papunta doon sa pick-up location. So, yun lang naman. So, dapat bago kayo mag-click and slide, check nyo muna yung mga booking. So, yun lang guys. Dito kami ngayon sa Manila pa rin. Pagtapos itong last booking na to, uwi na kami. So, yun lang guys. Thank you and happy weekend. Bye!